Happy New Year and welcome back to my channel. Grabe ang tagal bago ko uli nakagawa ng video kasi sobrang dami kasi talaga nangyari. And syempre, we always thank God sa mga pinagdaanan namin kasi na tinawid naman niya kami dun sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan namin itong mga nakaraang buwan na talagang nakaka-stress. Sobra. God sent us many people to help na alam niyo na kung sino-sino kayo. Salamat sa inyong lahat and God bless you all. Siyempre, bago tayo magsimula sa unang entry ko para sa taon na to, gusto ko muna kayong batiin lahat ng happy happy new year and sana maging okay na tong taon na to, diba? Kasi talaga namang napaka-tough ng 2020 para sa ating lahat. And maging proud na lang tayo na 2020 survivor tayo, diba? Laban lang sa lahat ng panahon. Ganun talaga. Ang dami ko nang daldal. Simulan na natin to. Actually, torn talaga ako kung anong gagawin ko eh. Kung gagawa ba ako ng bridal makeup o gagawa ako ng glam makeup na tutorial. Pero, wala, pag-ising ko. Gusto ko, glam makeup ang gagawin ko today. Diba? January, so simulan na natin kaagad ng glam. Okay? Let's start. Nakalimutan ko mag-moisturizer. Diba? Huwag niyang gagayahin yun. Always put moisturizer bago kayo mag-apply ng base ninyo. Ang dami ko kasing daldal. Nakalimutan ko tuloy. Ay, sana talaga matapos yung pandemic, no? Para lahat tayo makabalik na sa mga normal nating buhay. Pero huwag din natin naman itatanggi na talagang marami ding naituro sa ating taon na to. Diba? Be able to spend time with our family. Yung mga panahon na walang pasok. Guys, huwag kayong mabother kung tumitingin ako sa kabila kasi nandito yung mirror ko. Ito ko nakikita kong pantay. To the eyebrows. 2021 na pero kilay is life pa rin. Babae. Dapat daw mayroong iba-ibang shade ng lipstick. Depende sa mood nila. Siyempre, kung anong isusuot nila sa araw na yun o sa certain occasions na atinan. Hindi ka talaga makukontento sa isang shade lang ng lipstick na meron ka. Gusto mo talaga iba-ibang shade. Sabi mo sa asawa mo, last na to, hindi na ako bibili. Ang dami ko ng lipstick. Pero pag pumunta kayo sa mall, pumunta kayo sa mga makeup section, bibili ka pa rin talaga.
Hindi totoo yun. Done with my brows. Linisin na lang natin ang concealer para mas lakado yung kilay natin. Siyempre kasi glam makeup ang gagawin natin today. Okay, let's move on sa ating eyeshadow. Set muna natin yung eye concealer na nilagay ko. Bago tayo maglagay ng transition shade. Concentrate natin sa taas lang. Saan mo siya i-blend papasok? Kunin ko lang yung crease brush. Dadagdag lang tayo ng medyo mas darker na kulay dito sa dulo. Kukonsentrate lang natin siya sa dito sa outer V. Para mas magkaroon ng smoky eye effect. Lalagay lang ako ng gold na shimmer. Ah, ito na lang siguro. Lalagay lang natin sa center hanggang sa the opening lids. Tignan natin yung transition shade natin. I-blend natin na para mas malinis. Ayan. So, proceed na tayo sa eyeliner. Difference talaga pag nilalagay ng eyeliner. Parang siya yung nagko-complete ng makeup look aside from paglalagay ng false eyelashes. So, maglagay na rin tayo sa baba. Yung
dark brown na nilagay ko dito sa outer corner, yun na rin yung ilalagay ko sa baba. Tapos parang i-coconnect lang natin siya doon para magkaroon ng smoky eye effect. Connect mo lang siya dun sa taas. Ayan. So, let's move on. Pag-aaring na. Door. Ang lapad na kasi ng mukha ko yun. May kailangan na talaga maglagay ng contour. Nose. Nilalagay kayo ng contour sa nose, make sure na i-coconnect nyo rin siya dito sa kilay para mas mukha siyang natural. Side lang. Pataas. Vice Cosmetics X Androids palette. Ang gagamitin natin ng highlighter. Ang blinding talaga ng highlighter na to, guys. Kinawa ko na ng review to eh. Hindi nyo pa napapanood yun. Kinawa ko ng review tong mga Vice Cosmetics X Androids na ganda ng highlighter niya. Sobra. Lagyan na rin tayo dito sa may pinaka inner corner ng eyes para mas magiging pang may buhay yung
sa gigil puller yung eyes kapag nilalagyan ng highlighter sa gitna. Ay, sa loob. Next is lip liner. Mas maganda kasi naglalagay muna ng lip liner before kayo mag-apply ng lipstick. Kasi kahit matanggal yung lipstick, mas nagsistay kasi yung lip liner na ilalagay niyo. Hindi ka kagad basta-basta nawawala. Gawin na rin tayo ng lip gloss since glam makeup naman itong gagawin natin. Pero gagamit ako ng disposable na wand. Kasi tignan nyo, ano siya eh, clear siya. So pag ginamit mo yung mismong wand niya, ayan, yung una kong ginamit siya, naghawa na dito, eh, ayoko naman maghalo-halo yung kulay na ginagamit ko. Lipstick. So, gagamit na lang tayo ng disposable wand. Mas hygienic na rin kasi talaga yun. Siyempre pagkatapos mong gamitin, tapos. Lalo na kung gagamitin mo sa ibang tao, mas maigi yung ganito na lang. Para hindi mo pinapagamit yung personal na want ng makeup mo. Sige na lang. Tatapusin ko lang tong look na to. Maglalagay ako ng false eyelashes at ng mascara and then I'll be back. So guys, ito na yung ating final look. Sana nagustuhan ninyo yung glam makeup na ginawa ko. Don't forget to hit the like button and i-share nyo na din sa mga friends ninyo. At kung di ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe to this channel. God bless everyone. See you on my next one. Bye!